Sabi niyo po kami, muli o Diyos, katagpuin niyo lahat ng aming mga katanungan, aming mga pangailangan. Gumawa ka nga po, Ama, ng mga dakilang himala sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, dalhin niyo po kami sa aming high calling and perfect destiny in Christ. Sapagkat ayaw po namin manatiling isang Kristiyano na lamang, bagkos nais po namin makasunod sa iyong kalooban at maparangalaan ng iyong dakilang pangalan. Kaya po, Ama, sa oras pong ito, itaalam po ninyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso ang lahat po ng aming mapapakinggan. Baguhin niyo po kami, Panginoon, at makita ng mundo ang aming pagbabago upang sa ganun ay mahikayat namin ang buong mundo na magbalik loob sa iyo at sumunod sa iyong mga utos. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Glory to God. At sa aklat po ng Mark 11:1-3. Buksan natin. Mark 11:1-3. Yan po. Nakita natin. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there." Pakisabi, colt tied there. Dalawang tao lang nagbasa. Lahat tayo magbasa. Basa. Yan. Which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, "Why are you doing this?" tell him, "The Lord needs it and will send it back here shortly." So yung napakagandang mensahe ng Diyos sa oras na ito, yung title ng message sa oras na ito ay pinamagatang The Lord. Basa nga po, basahin nyo nga. Make it personal. Yung you, palitan ng me. Sige. The Lord. Yan. Makikita natin, balikan natin yung ating team. Balikan natin yung ating text pala. I mean, balikan natin. Mark 11. Makikita natin merong isang cold. Ano yung sabihin ng cold? Ano yan? A snow, no? May tao pang huba? As low na nakatali siya.
para hindi makawala, no? Di makaalis, di makatakas, walang makakuha. Pakisabi, nakatali. At ang sabing ganun, wala pa rito nakakasakay. Hindi pa siya nagagamit. So meron siyang paggagamitan. Amen. May panahon na siya ay may paggagamitan. At ang sabi ni Jesus, kalagan ninyo at dalin nyo rito, dalin nyo sa akin. Kapag may nagtanong, sabihin ninyo, kailangan ko. Pakisabi, kailangan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ibabalik din naman kaagad. Pakisabi, ibabalik din naman kaagad. In the book of Psalm 24, verse 1 says, Psalm 24, verse 1 says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang daigdig ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, maging ang lahat ng mga nangabubuhay dito. So ibig sabihin, lahat ng nangabubuhay sa daigdig ay nagmula sa Diyos, galing sa Diyos. Tama mo ba? Agree ba kayo ron? Amen. Pamalakpak nga po yung agree. Amen. At ang lahat ng narito sa mundong ibabaw na ito ay sa Diyos. Amen. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Ang daigdig ay sa Panginoon, ang lahat ng narito at ang lahat ng nakabubuhay dito. So ibig sabihin, tayo ay pag-aari ng Diyos. Tama? Walang sumasagot. At ang lahat ng nasa sa atin ay pag-aari ng Diyos. So number one, write it down. God owns everything. Write it down. God owns everything. Pag sinabing everything, all things. Lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Hindi natin pag-aari ang ating sarili at hindi rin natin pag-aari ang anumaman sa mundong ibabaw na ito. Ano bang meron tayo galing sa Diyos? So number two, anong sabing ganon? We are just stewards or managers. Yung mga manager ba, sila ba may-ari ng kumpanya? Hindi. They are not the owners, but they are just managers. Iba yung owner, iba yung manager. Pag sinabing manager o steward, katiwala. Tayo ay mga katiwala lamang. Ang buhay natin ay nagmula sa Diyos. At anumang meron tayo nagmula sa Diyos, tayo ay mga katiwala lamang. Hindi natin pag-aari ang ating buhay at hindi natin pag-aari ang anumang meron tayo, tayo ay katiwala lamang. Amen po ba? No. Ang ating mga anak ay hindi atin yan, katiwala lamang tayo ng Diyos. Sila ay pag-aari ng Diyos, hindi natin sila pag-aari. May tao pa ho ba? Kaya ngayon nga, maliwanag ang batas. Hindi porke asawa mo, bubugbugin mo. Hindi ganun. Sapagat ang batas ay kinikilala ang batas ng Diyos, kahit asawa mo pa yan, hindi mo pwedeng bugbugin. Amen po ba? Hindi pwedeng gawin mo sa kanya kung ano ang gusto mo dahil siya ay pag-aari ng Diyos, hindi mo siya pag-aari. Tama po ba? Bagamat anak mo yan, no? Ginamit ka ng Lord para yan ay lumitaw sa mundong ibabaw na ito, pero hindi pa pwedeng gawin mo ang gusto mo sa kanya. Sapagkat alam ng batas na yan ay pag-aari ng Diyos, hindi yan, hindi natin yan pag-aari. Maliwanag po ba? No. Maging ang ating mga sarili, bagamat ito'y ating buhay, pero ito'y hindi natin pwedeng gawin kung ano yung ating gustong gawin sa ating sarili. Sapagkat kung ano yung gusto ng Diyos siyang mangyari sa ating mga buhay. May tao pa ho ba rito? No. Eh lalo na kung hindi mo kaano-ano na iyong bubugbugin at sasaktan, bawal yun. May tao pa ho ba rito? At hindi natin pwedeng ilagay ang batas sa ating mga kamay. Amen po ba? At naunawaan po ba natin? Hindi ito noong unang panahon
Anong ako'y bata pa, mahilig ako sa mga karate. No, inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Hindi totoo yun, hindi sa galing sa Diyos yun. No? Kung talaga ang tao ay nagkasala, huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Let the due process. Magkaroon ng due process, di ba? No? Hayaan natin tumakbo ang due process at mapatunayan mo kung siya nagkasala at makapagtanggol siya. Amen po ba? Hindi pwedeng bugbugin mo kaagad na wala siyang pagkakataon magtanggol ng kanyang sarili. May tao pa ho ba dito? Amen po ba? Naunawaan po ba natin yon? Maliwanag po ba yon, mga minamahal? Huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay at magkaroon ng due process. Patunayan mo ang akusasyon mo sa kanya at hayaan mong patunayan din niya ang akusasyon mo sa kanya. Amen. At hayaan natin gumulong ang ustisya. At kung talagang nagkasala, huwag natin ilagay ang batas sa ating mga kamay. Hayaan ang sabi sa Romans 13 verse 1, those who rebel against authority is rebelling against God. At ang pinakamalaking authority ay ang authority ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga noong unang panahon, mga walang pinag-aralan, mga immature, asawa kita, boom! O, diba? Mga immature yun, mga ano yun, taga-bukit. Mga pagano, diba? Anak kita, boom! Wala ka, anak kita! Walang ganon, amen po ba? Itawa pa po ba rito? Naunawaan po ba natin mga minamahal? Pakasabi, God owns everything. And secondly, we are just stewards of God. Mga katiwala lamang tayo ng Diyos. Hindi ako may-ari ng Kingdom of Jesus Fellowship. Bagamat ako ang head dito, pero ako po'y under-shepherd ng Diyos. At ang sabi po sa aklat ng Korinto, sa 1 Corinto, hindi, Korinto ko lang. Ang sabi sa Korinto, sabi ganoon, baka ako'y nagkamali, baka ako nagkamali, hindi siya. Hindi pwede magkamali. Hindi, joke lang. So, ang sabi ganoon, ang pinagkatiwalaan ng Diyos ay dapat na, o ang pinagkatiwalaan ay dapat na maging tapat sa anumang ipinagkatiwala sa Kanya. May tao pa ho ba? No? 1 Corinthians chapter 4 verse 2, no? 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang pinagkatiwalaan ng Diyos ay dapat maging tapat sa pinagkatiwala sa Kanya. O sino mang pinagkatiwalaan ay dapat na maging tapat sa pinagkatiwala sa Kanya. So mga minamahal, ngayon, balikan natin yung ating text. Balikan natin yung ating text kanina, yung Mark 11, 1 hanggang 3. As they approached Jerusalem and came to Bethpage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Paikita natin, mayroong asno na hindi pa nasasakyan. May panahon ng pagsakay sa kanya, may panahon ng paggamit sa kanya, at nakatali siya para hindi makatakas, hindi makawala, at walang ibang makakuha kundi yung may-ari lang. Amen. Pero anong sabi ni Jesus? Untie it and bring it all, and untie it and bring it here. No? So makikita natin, bakit pinapaalis ni Jesus yung asno? Diba? Eh, may-ari yun, diba? Tama ba ho ba? May-ari yun eh. Pinapaalis ni Jesus. Alisin. Sabi gano'n. No? At ang sabi gano'n, pag may nagtanong, sabihin ninyo, tumingin sa harapan. Sabi gano'n. Sabihin ninyo sa mga nakikilig, tumingin lagi sa harapan, huwag tingin at tingin kung saan-saan. Eh, tao ba ho ba dito? Ay, wala na palayo. Ito lang palayo. Eh, ba't ito lang? Tumingin at tingin at tingin dyan. Hinarangan na nga ho namin noon yan. Eh, inalis na namin kasi pangit. Kaya namin hinarangan noon. Kasi niya kayo tingin at tingin. So, inalis na natin para maganda. So, huwag natin ibalik pa. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, laging sa magandang lalaki ang tingin. Kasi habang tinitingnan mo siya, lalong gumagandang lalaki siya. Praise God. So, makikita natin, no? Eh, hindi naman si Jesus yung may-ari, di ba? Eh, bakit niya pinapakalagan
Ipinapakita rito ng Diyos na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. At bakit niya pinapakalagan? For what reason? Anong sabi ng ganoon? If anyone asks you, why are you doing this? Tell him, the Lord needs it. Kailangan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ka ng Diyos. At anumang meron nga, anumang pag-aari mo ay kailangan ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ibabalik din ka agad. Pakisabi, ibabalik din ka agad. Ang galing ng Lord, no? Siya ang may-ari, nangihiram lang siya. Siya ang may-ari, tapos nangihiram lang siya. Sipin mo yun? No? Pahiram, ibabalik din naman ka agad. Mga minamahal, ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Tama po ba? Basahin natin sa aklat ng 1 Chronicles 29, yung kanina, 11 and 12. Yan, sa 1 Chronicles 29, yung 11 and 12. Yung 11 and 12, yun ang tingnan muna natin. Second verse, yan. Yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the majesty, and the splendor. Sa iyo, Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, no? Majesty and splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Pinapakita sa 1 Chronicles 29 verse 11, bagamat si King David, siya ang king ng bansang Israel, inaamin niya na ang daigdig ay sa Diyos at ano bang meron siya ay ang Diyos ang may pag-aari. Pakisabi natin, Davidic anointing. Sige, sabihin natin, Davidic anointing. Sabi kasi ng Bible, no? No? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ano ang pananampalataya? Dumarating kapag narinig at narinig natin ang salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin ng Davidic anointing, para maunawaan ninyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, si David ay naging hari. At ang pag-ahari niya ay hindi nagtapos. Ano ang ibig sabihin ng Davidic anointing? Paliwanag mga sa katabi mo. Ano ang ibig sabihin ng Davidic anointing? Paliwanag mga. Hindi mo naman pinapaliwanag. Nakatulala ka lang dyan. Ang ibig sabihin ng Davidic anointing, si David ay naging hari at ang pag-ahari niya ay hindi nagtapos. Magpaliwanag? O sabihin mo sa katabi mo, si David ay naging hari at ang pag-ahari niya ay hindi nagtapos. Ang tawag dito ay Davidic anointing. Hindi nagtapos ang pag-ahari ni Haring David sapagat pagkatapos niya, pumalit ang kanyang anak, pumalit ang anak ng kanyang anak, pumalit ang anak ng kanyang anak. Hanggang ngayon, nagahari pa rin si David sapagat si Jesus Christ na nagkatawang tao ay nagmula sa lahi ni Haring David. Maliwanag ba yun? Maaring masabi natin, eh patay na po si David. Opo, pero yung kanyang anak at anak ng kanyang anak ay patuloy na nagahari hanggang ngayon. Dahil si Kristo nung nagkatawang tao ay nagmula sa lahi ni Haring David. O, maliwanag ba yun? And that is Davidic anointing. Amen po ba? Ano naman yung Abrahamic anointing? Pag sinabi mong Abrahamic anointing, yung kaunti na dumami, yun si Abraham. Amen. Nag-iisa siya pero siya'y dumami at patuloy na dumadami at di siya kumukonti. Ang tawag doon ay Abrahamic anointing. Or covenant. Amen po ba? May tawag pa ba rito? Anointing or covenant? Davidic covenant, Davidic anointing, Abrahamic covenant, Abrahamic anointing. Maliwanag po ba yun? Sulat. Makakalimutan mo yan. Sulat mo. Pagpa-attend ka, may dala kang notebook. No? Sumulat ka, makakalimutan mo yan. Pwede bang pumasok ka sa eskwelahan na wala kang notebook? Ganun din dito sa church. Pag-a-attend ka, may dala kang notebook. Hindi pwedeng wala kang dalang notebook, maliban lang kung hindi ka marunong sumulat at hindi ka marunong bumasa kung ganun magdala ng notebook. E tao pa humar rito. Akala mo lahat ng tuturo ko rito masasaulo mo yan?
Sino rito yung lahat ng tinuturo rito na sa ulo? Ay, hindi. Kaya pag uwi mo ng bahay, yung note mo, i-review mo yan, tama? I-review mo yan. Ganyan yan eh, para lumalago ka sa Panginoon. Eh tao, pa-overt, hindi tayo urong sulong. Ano po? Lalago at lalago at lalago tayo. Nang nagtagda ang pinag-aralan natin, go on to maturity. No? Pagpatuloy sa paglago, napakagandang mensahe. Verse 12. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. No? Wealth and honor come from you. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Ang sabi ko nun, ang kayaman at karangalan ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Nagmumula sa iyo ang kalakasan ng kapangyarihan at meron ka kayanan, no? Na itaas ang sino mang ibig mo at bigyan ng kalakasan ng sino pa man. Nakikinig pa ba tayo? Sa 1 Chronicles 29:11 and 12 ay pinapakita na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos. Anong magkakaiba ng totoong Kristiyano sa mga ateista? Ang mga ateista walang Diyos. Walang kinikilalang Diyos. Kung ano yung gusto nila, sinusunod nila. Anong magkakaiba ng Kristiyano sa religion? Ang mga tao ay may religion, pero sila pa rin ang nasusunod sa kanilang sarili. Pero iba ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay sinusunod ang Diyos. Inaamin nila na anumang meron sila at ang buhay nila ay hindi nagmumula. At hindi nagmula sa kanila, nagmula sa Diyos. Pagkailangan tayo ng Diyos at may ipapagawa sa atin ng Diyos, pagkailangan ng Diyos ang anumang pag-aari natin, dapat nating ibigay at ipagamit sa Panginoon dahil siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Agree ka ba ron? Palakpak ng malakas ang umaagree. Balik tayo sa Mark 11:1-3. At makikita natin sa Mark 11:1-3, nakatali, pakisabi, nakatali. Nakatali ang asno. Sino ang nagtali? Of course, yung may-ari. Para sa kanya. Hindi pa nasasakyan ng sino pa man. May taktang panahon para sakyan, may taktang panahon para gamitin. Amen. At nasa kaninong kapamahalaan? Sa may-ari. Pero, kailangan ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, kailangan sapagkat kailangan ko. Isang lingkod ng Diyos, kasama ang kanyang mga kasama. Sila noon ay hindi pa lingkod ng Diyos noon. Siya isang hippie. Kasama niya yung mga hippie. Umattend sa ministry ni Dr. Morris Rulo. At ang nangangaral si Alex Ness, si Reverend Alex Ness. At habang sila ay nandoon, mga hippie sila, mga mahabang buhok. Meron ba rito lalaking mga hipit, mga mahabang buhok? Meron ba rito? Wala? Ah, wala. Pag mga babae, pag mga lalaki, dapat di mahabang buhok, nagpapagupit ng maayos. Amen? Wala sumasagot. At pag mga babae naman, hindi naman nagpapaiksi ng buhok. Amen? Ng mukhang lalaki. Amen? E tao, pahuma rito. No? Kapag ang mga lalaki, babae ay nagpapaikli ng buhok, Charismen Pengo yun. Nagpapakalbo, ay sa sigera yun. Mga babaeng gustong maging lalaki, bina-violate ang batas ng Diyos. So dito po, mga minamahal, ay kinalagan, pakisabi kinalagan, sapagkat kailangan ng Diyos. No? At noong oras na yon, kinalabit ng Diyos ang lingkod na iyon ng Diyos, na ngayon ay lingkod na siya ng Diyos. Tinawag amin ang kanyang pangalan. No, at una, kinalabit siya. Tumingin siya ngayon sa kanyang mga kasamang hippie. Bakit pa ako kinakalabit? Sabi ng kanyang mga kasamang hippie, hindi ka namin kinakalabit. Harap uli siya, nakinig siya uli kay Reverend Alex na sabang nangaral. Kinalabit na naman siya. Sabi niya, bakit pa ako kinakalabit? Hindi ka namin kinakalabit, walang kumakalabit sa'yo. Nakinig na naman siya. May kamalamit na naman sa kanya. Oh, kinalamit niyo ako. Sabi ka naman, kinalamit mo ako. Sumagot ang Diyos sa kanya, I need you. Narinig niya ang tinig ng Lord. I need you. Nakikinig pa ho ba tayo?
At pagkatapos nun, sinuko niya ang buhay niya kay Kristo. At ngayon ay nagpapagamit siya, meron siya International Healing Ministry. Buhay pa siya at ginagamit siya around the world, having an International Healing Ministry. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Kalapitin mo katabi mo, sabihin mo, kailangan ka na Diyos. Eh, kalapitin mo. Iratan mo lang kung babae yan. Kalapitin mo. At anumang meron ka, kailangan ng Diyos. Maaaring pa sabi mo, opo, pops, buhay ko to. Opo, pops, anumang meron ako, pinaghirapan ko to. Kita ko pa ba? Pero narinig natin sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. At ang sabi ng 1 Chronicles 21, 29, 11, and 12, all is yours, O God. Everything is yours, O God. May tao pa ba? So mga minamahal, maliho ang pagkaunawa ng marami na buhay ko to, buhay ko to. Bahala ako rito, gagamitin ko ito kahit dahil buhay ko ito. No. Nakikinig pa ba tayo? Hindi mo pwedeng kontrolin ang sarili mo at labagin ang kalooban ng Lord, at hindi mo pwedeng kontrolin ang sino paman at labagin ang kalooban ng ating Panginoon. At maikita po natin mga minamahal, kinuha, pinakuha ng Diyos ang asnok. May tao pa ba? Sapagkat kailangan. And listen very carefully. Ito ang ginawa sa atin ng Diyos. Mula sa maling relihiyon, mula sa maling pamumuhay, mula sa maling pananampalataya, mula sa bisag kasalanan, kinalabit tayo ng Diyos. Amen? At sinabi sa atin, magsisi tayo ng kasalanan, magpaligloob tayo sa Kanya. Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay mabago. At pag tayo'y nabago, maluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ng Lord. I-post natin yung ating pamagat. I-post natin yung ating pamagat. The Lord needs you and your possessions for His glory. Pag sinabing possessions, yung mga property natin, mga pag-aari natin, para sa Kanyang kalawalatian. Gusto nun, pag ikaw ay nasa bisyon kasalanan, nasa maling paniniwala, nasa maling pananampalataya, nasa maling relihiyon, hindi naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Pero pag ikaw ay nakalaya sa bisyon kasalanan, na bago ang buhay mo, napunta ka sa tamang paniniwala, tamang paglilingkod sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. May tao pa ho ba rito? Kapag tayo ay gumigita sa kalooban ng Panginoon, naluluwalhati ang Panginoon sa ating mga buhay. May tao pa ho ba? And not only that, mga minamahal, hindi lamang po ang buhay hindi lamang ang buhay natin ang kailangan ng Diyos. Amen? Kailangan din ng Diyos ang ating mga talento. Hindi pwedeng tumatagal na tayong Kristiyano, hindi tayo lumalago, hindi tayo nag-grow, at hindi nagagamit ng Lord ang buhay natin. Kada isa sa atin ay meron tayong talento. Kinakailangang ipaggamit natin sa Diyos ang ating mga talento. Alam mo ba na si Miriam, nung siya'y nag-tamburin, siya ay more than 80 years old. More than 80 years old si Miriam nung siya'y nag-tamburin. Oh, you see? Kaya, sino rito ang 80 years old na? 70, 60, 50. Pwede pa ho kayong mag-tamburin. Dahil si Miriam nung nag-tamburin ay more than 80 years old. Sinasabi natin, nakakahiya, matanda na ako. Nakakahiya, lalaki ako. So dapat ipagamit natin ang ating talento sa Diyos. And not only that, ano mang meron tayo, dapat ipagamit sa Diyos. Galing po ako ng Quezon City Hall. At ako lang mag-isa at sinarbi ko yung place para sa darating nating anniversary ng Radio This Coming Sunday, pagagandahin natin yung place. Ano man yung problem na nakaraan, hindi na ito maulit pa. Talagang babarakadahan natin ng maayos, kukurtinahan, lalagyan ng banners, lalagyan ng mga halaman, lalagyan ng mga bulaklak, lalagyan ng mga electric fans at mga ilaw. Pagagandahin talaga ang place. So I visited the place.
At sinarbi ko ang lahat. Kinausap ko yung nagwawalis doon. Pumunta ako ron sa isang departamento. Kinausap ko sila, yung mga supervisors doon. Nung kasamay na galing na roon, si Pastor Roan. At inasikaso na at babalik siya muli para sikasuhin. Pero ako mismo personal ay nagpunta. Nakikinig pa ho ba tayo? At ako po'y ginuto pagkatapos kong isarbi ang lugar na magtarausan ng Renew Anniversary. At doon sa isang fast food, no? Habang ako ay hindi mo nga ako nakamagmerenda, humingi muna ako ng tubig. Biglang nakita ko, no, yung isang pastor. At nilapit ako siya, pastor, sabi ko. At tumabi na ako sa kanya at hindi na ako nakamagmerenda pa. Hindi na ako nakabili pa. Nag-usap kami ng napakahaba. Ano po? At noong oras na iyon, napag-usapan namin ang isang gawain sa may, dito lang sa may Timog. Hindi ko alam kung saan parte ng Timog nakikinig pa ho ba tayo. At ayon sa kanyang kwento, ito po, merong na-born again na milyonaryo. Amen po ba? At ang na-born again na ito na milyonaryo, ayon sa kanya, hindi niya sinabi kung anong pangalan, ay talagang matapat daw na ibinibigay ang para sa Diyos kahit na ang ibinibigay niya ay malaki. Amen po ba? Hindi nangihinaya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nangihinaya. At ang sabi niya sa akin, growing ang gawain doon. No? At lahat ng mga pangangailangan na inatutugunan sapagkat merong milyonaryong na born again na ibinibigay ang para sa Diyos. At libre ang gawain doon. Walang bayad, walang upa. Sapagkat merong miyembro roon na bago na matay ay gumawa ng isang testamento. Hindi ko alam kung ilang floor yung building. At ang sabi, ang isang floor ay huwag pababayaran, huwag maupahan ang isang floor ipaggamit sa gawain ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, madali lang maligtas ang mga hindi ligtas. Kung ang mga ligtas ay ipapagamit ang buhay at ililigtas ang hindi mga ligtas. Amen? Kung tayong mga ligtas na, ay gagamitin mo ang Facebook mo, yung mga pinupost, no, nila Sister Yvonne, ng Audiovisual Ministry, ng mga magaganda, i-repost din ninyo. Pangalawa, kung ano pa yung mga magagandang versikulo, i-post pa rin ninyo. Amen po ba? May tao mo, humor rito. Walang samasagot. Kung ikaw na ligtas, ay lumalabas yan at nag-evangelize, nagpa-follow up, nagbi-ministeryo, nagdadala ng mga kaluluwa sa gawain ng Panginoong katagawain, marami na agad ang maliligtas. Amen! At kung tayong anuman, ang ating anuman ang meron tayo, hindi po yung wala tayo. Kung anuman ang meron tayo, ipapagamit natin sa Panginoon, maraming magliligtas sa Diyos. Amen! At hindi lang yun. Kung ano mang meron tayo na i-offer natin sa gawain ng Lord, makakatulong sa gawain ng Lord yan. Mabilis na uulan at yayaman ng gawain ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan natin si Lord. At makikita natin, balingan natin yung ating text kanina.